Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi magbabago si Patricia. Pasasakayin lang niya si Lilette para mapatay niya rin ito. Pero hindi yun mangyayari dahil andyan si Naramir at Trixie. Abangan natin sa Lilette Matias, Attorney at Law. Iyak ng iyak si Lorena sa tuwing maaalala niya ang pagkawala ni Ino. Nanghihinayang siya dahil napakabata pa ng anak niya. Hindi titigil si Lorena sa paghahanap ng hustisya para sa pagkamatay ng anak nila. Plano ni Lorena na humanap ng hired private investigator para sila na mismo ang magtutuklas kung sino ba talaga ang killer ni Attorney Mir na killer din ni Ino. Malakas ang kutob ni Lorena na ang mastermind ni Evelyn ang pumatay sa anak niya at hindi susuko si Lorena sa pakikipaglaban sa katarungan ng anak nila. Ganon rin si CRD. Bukod sa pagkaulila sa anak na wala pa ang inaalagaan niyang firm, gumagawa rin ng paraan si CRD para maibalik sa kanya ang posisyon niya. Hindi nila matanggap parehong mag-asawa na nawala na nga sila ng anak na wala pa ng tuluyan ang firm na pinaghirapan nila sa mga kamay nila. Patuloy ang pagpapanggap ni Patricia para matago niya ang lahat ng kasalanan niya para hindi siya pagbintangan ng lahat at walang kutob, lalo na si Lilette. Tagumpay ang pagpapanggap niya dahil nakabalik na sa bahay si Ramir, ang minamahal niyang asawa. Hindi na rin tinuloy ni Ramir ang annulment petition niya. Lumabas na nga rin ang totoo. Si Patricia mismo ang pumatay kay Attorney Meredith dahil ang inutusan niya ay nagbalita na ang uutusan nilang dapat nagagawa ay sumakabilang buhay dahil sa atake sa puso. Ayaw i-reschedule ni Patricia ang araw ng kamatayan ni Attorney Meredith kung kailangan siya na lang ang gagawa. May isa pang tao ang bumabalakid sa kaligayahan ni Patricia para tuluyan na siyang maging masaya, pati ang pamilya niya, si Lilette. Plano ni Patricia na mawala na rin sa mundo si Lilette. Inimbitahan ni Patricia si Lilette na mag-overnight sa bahay nila. Kaplastika ng sinabi ni Patricia na gusto niyang makasama si Lilette. Nagpaalam si Lilette kay Tinang. Hindi hadlang si Tinang pero hindi pa rin naman siya komportable kay Patricia dahil naninibago siya kay Patricia. Matagal siyang nanilbihan sa bahay ng mga ingano. Kilala niya ang ugali ni Patricia. Hindi siya bilib na nagbago ang ugali ni Patricia ng ganun kabilis lamang. Sa kabilang banda, dumating naman si Kurt sa bahay ni Lilette. Nakasalubong ni Kurt si Lilette. Paalis pala si Lilette. Papunta sa bahay ni na Patricia. Binabalaan ni Kurt si Lilette sa pagpapakitang tao ni Patricia. Oo, mukhang ang nagbago si Patricia. Pero nagtataka si Kurt, katulad ni Tinang, na mukhang mabilis naman ata ang mga pangyayari at pagtatransform ni Patricia. Hindi ka pa ni paniwala. Pinakalman ni Lilette si Kurt. Hindi rin naman gaano nagtitiwala si Lilette. Pero sa palagay niya, nagpapakita naman ang sinseridad si Patricia sa pagbabago niya na pakikitungo sa kanya. Para kay Kurt, kung hindi naman mapipigilan si Lilette, mag-iingat na lang siya. Binili ni Kurt na tawagan agad siya sakali may masamang ginawa sa kanya si Patricia. Kahit 10 oras pa ng gabi yan, ay tatakbo siya sa bahay ni na Patricia para lang mailigtas niya si Lilette sa stepmother niya. Dumating na nga ang gabi ng pagtulog ni Lilette sa bahay ni na Patricia. Pagdating ni Lilette dito, masaya siyang sinalubong ng pamilya ingano. Sumalubong dito sa pinto na nakangiti. Sabi ni Patricia, malugod niyang tinatanggap si Lilette. Huwag nang mahiya si Lilette at akuhin na lang na parang bahay niya ang bahay nila. Dahil hindi na rin naman naiiba si Lilette sa kanila. Ganon rin ang sabi ni Ramir. Welcome ang anak niya sa bahay nila. Excited si Trixie dahil magkakaroon na siya ng kabahagi sa kwarto niya. Sa wakas, ang ate niya ang makakasama niya. Noong una, nahihiya pa si Lilette dahil naninibago siya sa pagbabalik niya sa bahay na ito dahil matagal na rin na nakaapak siya sa bahay. Mga ilang sandali pa, tumawag si Tinang kay Lilette.
hindi siya komportable at naninibago siya sa kinikilos ni Patricia. Hindi pa rin siya believe sa bait-baitan drama ni Patricia dahil matagal na niyang kilala ang ugali nito na napaka-imposible kay Patricia na magbago ng ganun kabilis. Sabi ni Lilette, okay lang naman siya rito at mukha namang totoo ang mga pinapakita ni Patricia sa kanya. Pinakalma ni Lilette si Tinang. Huwag nang mag-alala si Tinang dahil okay naman siya sa bahay. Kasama niya ang tatay at ang kapatid niya. Walang mangyayaring masama sa kanya. Sumigi na rin si Tinang. Pumayag na rin siya at kumalma ng kaunti. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Pero hindi nga nagkamali si Tinang sa mga kutob at hinala niya kay Patricia. Asal maldita at demonyita pa rin pala si Patricia. Habang naglilinis si Patricia bago matulog, kinakausap ni Patricia ang sarili sa salamin. Ang sabi niya, say hello to a new version of me, Patricia, at rest in peace na lang sa iba. Ikaw na lang talaga ang hindi pa rest in peace sa buhay ko, Lilette Matias. Nagpalit na siya ng damit at naghanda na sa pagsalakay kay Lilette para kung mahimbing na sa pagtulog si Lilette ay doon naman niya gagawin ang mga plano niya. Sa bahay ni Tinang, umakyat na siya sa kwarto. Naghanda na rin para sa pagtulog. Mahimbing na si Tinang sa pagtulog. Pero sa sobrang pag-iisip niya at pag-aalala kay Lilette, dumaan sa panaginip niya si Lilette. Natutulog si Lilette sa kwarto ni Trixie. Maya-maya nakita ni Tinang sa panaginip niya si Patricia. Sumilip si Patricia kay Trixie kung mahimbing na ba ito sa pagtulog. Sinigurado ni Patricia na mahimbing sa pagtulog si Trixie. Parang walang maririnig si Trixie sakaling kung ano man nang gawin niya kay Lilette. Tinanaw naman ni Patricia si Lilette sa malayo. Lumapit si Patricia kay Lilette. Chinek niya kung mahimbing ba si Lilette. Unti-unti kinuha ni Patricia ang unan. Sinilip ang mukha ni Lilette. Sa isip ni Patricia, magkakasama na kayo ng nanay mo sa kabilang buhay. Hindi naman malungkot dahil magkikita na ulit kayo ng pinakamamahal mong nanay. Hanggang sa pinatong na nga ni Patricia ang unan, diniin sa mukha ni Lilette. Nagpupumiglas si Lilette. Hindi naririnig ni Trixie ang sigaw ni Lilette at kahit anumang kaluskos ni Lilette. Hanggang sa nagising na nga si Tinang, masamang panaginip ito. Sobra ang pag-aalala niya kay Lilette. Nagdasal siya. Kinabukasan, kinuwento ni Tinang ang mga napanaginipan sa kapatid at sa hipag niya. Sabi ni Lani, ate, huwag ka naman ganyan. Huwag kang mag-isip ng masama. Kaya tuloy hanggang sa panaginip mo, naiisip mo ang hindi maganda. Sabi naman ni Emong, ate, para makasigurado ka, tawagan mo si Lilette at kamustahin mo. Nagdadalawang isip si Tinang, hindi na lang niya tatawagan si Lilette. Dahil kung meron namang masamang nangyari sa bahay, edi sana tumawag na si Ramir. Hahayaan na lang niya muna na makipagbanding si Lilette sa mga pamilya Ingano. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilette Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.